Kanina may nakita ko sa kwan sa Facebook eh, petition ng mga workers ng ABS at saka mga friends nila sa labas to sign a petition para sa, 'di ba, para mabuksan para sa Kapalina, para mabukas daw ang ABS-CBN. Nag-sign ako doon. Oh, nakita ko pangalan mo dahil ang laki. Na, sabi ko naman, hindi respeto ko naman yun kasi syempre, 'di ba? Pero ako naman ang basa ko lang. Ang iniisip ko lang dapat, I will understand more kung wala nang ganung petition na pinapalabas. Kumbaga, petition na lang ng mga sa loob mismo, formal petition of the employees. Ipadala sa ukulan. Ipadala ka President Duterte, baka maunawaan pa nila at baka lumambot ang puso. Kasi pag ginawang public kasi at you are, di ba, nagnumingi ka ng consensus, hinihingi mo ang opinion ng buong bansa, baka magdulot na yan ng gulo. Alam mo yon? Oo, yun ang iniiwasan sana na hindi ito maglikha ng gulo. Oo. Sa lalo sa pagdadaanan natin ngayon. Na hindi sana maka-illicit ng hindi maganda because hindi naman makakatulong sa kanila yan eh. Hindi naman makakatulong para sa pagpirma ng prangkisa eh. Kasi ongoing naman ang investigation because di ba gumibap na nga si Kaalan Peter Cayetano at ang Congress, ang House Speaker, about the provisional authority. Di ba? Kaya ang tatrabahuin na nila ay ang focus nila sa tunay na investigasyon para sa 25 years na franchise that must end in October 31, 2020 ang investigasyon, di ba? Yung scheduled. Kasi kung ano-ano kasi mga nasa isip ng mga ako, di ba, tayo nga sabi natin no to shutdown tayo kasi ako naman utang na loob ko nga rin sa ABS-CBN. Pero ilagay na natin sa tamang perspective. Okay? Na narinig mo more than sinabi ni Senator Enrile. Yes. Nabasa mo ba ang kanyang dialogue? Ang pag-question ng press freedom kumbaga ng ABS-CBN ay para sa tantamount ay coterminous ng kanyang prangkisa. Alam mo 'yon? Ang press freedom nila ay mai-enjoy mo habang sila ay operative, di ba, operational. Okay? Pagtapos ang prangkisa, tapos na rin ang press freedom na yon. Huh. Alam mo yung gano'n? As logical as that. Pag nabalik na, because, di ba, syempre, nasa media tayo, we enjoy that eh, kapag ikaw ay nag-operate. But ito, Jobert, agree ka rin ba doon sa sinabi ni former Senator Enrile na sinabi niya na hindi naman importante ngayon pag-usapan ng renew ang franchise ng ABS-CBN dahil marami namang network. Ang sabi niya, ang pinaka-importante pa rin daw sa ngayon na medium daw ay radio. Sabi niya, radio pa rin daw ang pinaka-importante dahil sa mga probinsya ay sa radio pa rin nakakakuha ng balita at nakikinig ang mga tao. Alam mo, he has a point. Though, syempre, malaking bagay rin sana kapag andyan ang ABS-CBN. Pero, ano magagawa natin? Expired kayo. Alam mo yun? Hey, you don't argue with any other matter eh. Hindi na ito makukuha sa public sympathy. Legal ito eh. Nagkataon, sabi na, why did it happen during the pandemic? Eh, during the pandemic, eh, nabutan expiration mo eh. Ano magagawa mo? Parang Christmas. Halimbawa, Christmas ngayon. I-move kong Christmas sa October kasi may pandemic. Hindi ba pwedeng ganun eh. Birthday ko, April 16. I-move ko ng December kasi tapos na pandemic, hindi ako makaselebrate. You have to work on schedule eh. On schedule, on kung ano talagang tinamaan, yun. Hindi mo pwedeng dayain yun eh. Okay. Kasi pag ginawa mo yun, that would serve as a bad precedent para sa mga iba pang kumpanya who also apply for the same matter, for the same thing. May franchise issues, magkakaroon din yan ng hindi magandang precedent. So tama yun eh. Kumbaga, tama rin sabi ni Senator Enrile na why work on a provisional authority to operate kung pwede namang gawing trabahuin nyo na yun para sa 25-year franchise. Kasi matatapos ng October, tapos mangangamba ka na naman kung bibigyan pa ng 25 years, doon na lang kayo mag-concentrate para hindi masayang yung oras at saka energy. Tama yun.
Pero diba? Jobert, may mga kagaya natin, kagaya ko, kagaya na iba pang talagang nagmamahal ng ABS-CBN, lahat naman tayo nagmamahal. Ang concern ko lang kasi dito, Jobert, ay yung pagmamahal ko sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan natin na nagtatrabaho diyan sa ABS-CBN. To think na this coming August ay wala na yung kanilang ayuda mula sa ABS-CBN. Para magsisimula na yung retrenchment. Magkakaroon pa ng retrenchment. Sa August daw, kung sakasakaling hindi nga mabigyan ang chance. Magkakaroon ng retrenchment at maraming mawawala ng trabaho, friend. Yes, Molly, ang tanong ko, ito, ibabalik ko lang sa iyo yung tanong. Kumahal talaga ng management, kumahal talaga ng ABS-CBN ng empleyado nila, hindi nila dapat pinaabot sa ganito. Yun lang naman yun eh. Tayo, mahal natin ang istasyon, okay? Mahal natin ang lahat naman natatrabaho sa loob. Kawawa kung sa true, kawawa. Kasi siyempre marami tayong kaibigan. Jobert, nagkasama pa tayo dyan sa isang programa sa Dabas. If you remember na nag-meeting pa tayo, of course. Okay. Yes, Morley. Ang tanong dito, kung talaga mahal ng ABS-CBN ang mga tao nila, dapat hindi nila pinabayaan umabot sa ganito. Naintindihan mo? Para umabot sa problema sa franchise. Kumbaga, ang pagkakamali kasi dito is hindi agad nila naayos ang franchise at pinabayaan nilang mag-last ito nang wala silang nagagawa. And that is the issue. That is very legal. Kumbaga, yun nga eh, kung totoong mahal nyo ang mga tao ninyo, dapat rin nabaho nyo na yan, hindi nyo pinabayaan umabot sa ganyan. Kung talaga mahal nyo. Kasi alam mo, minsan nakakalita na sa sobrang nag-enjoy na sa negosyo eh. Si malaking kita eh. Akala na kasi pwede kasi nakaupo pa that time si ganito eh. Inabutan eh. At inabutan na, hindi nyo pa natapos. Kung kailan pa ba naupo si Duterte? 2016? 2019 tayo oh. 2019 ng May. Tapos magdadrama sila na not in the time of the pandemic. Diyos ko, dahil 3 taon, no, na walang pandemya. Hindi naman, hindi nila naggawa ng paraan. Oh, ito, may tanong ako sa iyo, Tito Jobert, isa pa. Ongoing na yung hearing, magsisimula na yung hearing. At nabanggit din noon ni Congressman Dan Fernandez na isa sa pag-uusapan bago nila ito talakayin, itong franchise na ito, ay ang mga labor issues, labor problems ng mga naidulog sa ABS-CBN. Ikaw ba, kung sakali man, dahil ikaw nagkaroon ka rin ng labor issues sa Naturang Network, willing ka bang humarap kung sakaling papatawag ka? Ako, harap talaga ako, Tito Gorgie. Harap talaga ako because they have a problem with me. Kahit sabi mo na not to shut down din ako, but you know, it's my, they have a personal issue with me. They have to fix that. Hindi lang, marami yan silang dapat ayusin. As far as I know, as far as I can comprehend. Ang pagkakaintindi ko, tatrakayan labor issues, tax issues, citizenship, everything about the application ng franchise, tatalakayin yan, lilinisin muna lahat. Kailangan malinis sila bago sila bigyan ng franchise. Okay. Kung saan man sila, kumbaga kailangan maayos nila lahat ito because these are naging common, naging public issues ito eh. Naging public knowledge issues nila eh. Hindi pwedeng itchapwera yan. Hindi pwedeng okay na sa citizenship, yung labor, isang tabi muna natin yan. Hindi eh, dapat lahat eh. Lilinisin niya dapat nila lahat ng mga issues nila bago sila bigyan ng franchise. Okay. At dapat lang din naman, they have to follow protocols kasi may batas eh. Alam mo, kaya if I were them, balikan nila ang sinabi ni Kim. Ni Kim Chu, this time mapapakinabangan na natin yung sinabi ni Kim. Ang batas? May loob classroom. Uh-oh. Diba? Diba kahit sabihin natin na nakakatawa yung sinabi ni Kim, ibabalik natin sa usapin ngayon, ako I will refer to what Kim said. May batas ng classroom. Uh-oh. I-comply nyo para makalabas kayo. Pwede ka na ganun palang lumabas. Actually, ganun lang ibig niya sabihin. Huwag na nang guluhin pa. Alam mo, itong ginagawa niya, mga sign ng petition, wala itong patutuuhan. Maiirita lang nito ang gobyerno. Kung meron kang isang kung meron kang isang mensahe na gustong iparating sa dalawa, una, sa mga taga ABS-CBN, pamunuan. Sa mga katrabaho mo doon. Pangalawa, doon sa mga katrabaho mo, sa dalawang persona na yon, may gusto ka bang sabihin sa kanila?
ako sa mga trabaho, mga nakatrabaho ko at sa mga kahit hindi ko nakatrabaho, sa mga kasama ko dun sa loob, kapit lang tayo. Kasi ganun lang talagang buhay. Mabuti nga kayo eh. Kumbaga, mabuti nga kayo eh. May aasahan pa kayong gustong pikitain. Kami nga wala, pero buhay pa rin naman kami. Siyempre, pagdasal natin na sana maayos ng lahat para hindi kayo matanggal dyan. Na alam mo, may retrenchment eh. Pag siyempre, malas ang matamaan. Mm-hmm. Di ba? Kasi ang hirap maghanap ng trabaho talaga ngayon. Mm-hmm. Kasi lalo pat may katapos ng pandemic, Diyos ko, nagsaraan na ibang kumpanya. Mm-hmm. Sa management naman ng ABS-CBN, uwi mm-hmm. naman, wag kayong, alam mo, Morley, mm-hmm. ang basa ko dito, itong mga petition na ito, management decision yan eh. Management may pakanaan yan. Mm-hmm. Hindi ito pakana ni Morley Aliño, ito pakana ni Eric Jan Salut, Hmm. O dito pa kanina na isa. It's a management thing. Aprobado na management yan. Dapat tigilan nila muna yan. May nakita, nakausap nga akong isang mambabatas na sinabi niya na sana huwag na muna talaga magsalita daw ang mga artista. Nila sa legal sabing gano'n at huwag na muna yung mga laban-laban kapamilya, yung may mga ganyan. Kasi hindi raw talaga nakakatulong din. Alam mo, manahimik na lang muna for the meantime. Mm. Handle it properly. Handle it legally. Mm. Yung maayos, yung disente. Mm. Hindi yung parang nilalabanan nyo kasi ng laban na mali. Mm. Mali ang laban nyo eh. Sign ng petition. Kahit 100 million pa mag-sign yan, hindi naman pipirma ni Duterte yan eh. Oo. Kasi application nyo nga, inaabangan nyo doon prangkisa eh. Oo. So, maghintay ka taga ng tamang oras para dyan. Halimbawa, ang petition, kanino yung sasubmit yan? Kanino yung sasubmit sa mga barangay? Kanino yung sasubmit tayo sa DSWD para pagbibigay nyo sa Congress? Wala nga nagawa sa Alan Peter Cayetano, di ba? At yung mga kasama yung Congressista, marami nag-oppose. Di ba? Kanino yung bibigyan yung petition na yan? Is that inviting the people to go to the streets? To revolt para to defend inciting ABS-CBN sedition, against the government. Mm-hmm. Diba? Uh-oh. You are inciting sedition again. Mm-hmm. Kumbaga kung isipin mo lang, because ano to, nangangalap kayo ng simpatsya ng tao, magalit sa gobyerno, mag-aaklas ngayon. Alam mo yun, mm-hmm. nakikita na natin, we've seen that many times. Pupunta ka ulit sa EDSA, magrarally ka tama sa Coco Martin. Mm-hmm. Alam mo yun yung tapos, ano mangyayari? Mm-hmm. Just because hindi na nalaban ng ninyo ang karapatan ng isang kumpanya, mm-hmm. hindi naman ito karapatan ng buong sambayanan eh. Mm-hmm. Kumpanya lang ito eh. Bakit? Hindi naman kinitilang kalayaan pamamahayag ah. May GCRH, may GMA7, may PTV4, may TV5. Isa lang naman yun eh. Tsaka yung radio stations nila, may cable pa nga sila eh. Yung mm-hmm. cable naman lang, gumagana naman ah. Hmm. Ang pinagkinayangan lang siya pre-management. Siyempre, malaking network. Walang income. Kamusta na kayo ni Angel Luxin at sa mga kapamilya stars o sa mga kapamilya workers din na naging kaibigan mo, tuloy pa rin ba ang communication mo sa kanila? Oo naman. Ano ko ba, si Angel na padala sa akin ng basket of goodies. Ah, talaga? Ang sweet, di ba? Oo. At ngayon ako nakita yung mga imported ng mga basket of goodies ha. Sisha, nasa kanila ako sa mga sardinas at saka mga, alam mo yung atin lang. Uh-oh. At of course, masarap yung dala sa akin ni Tito Gorgie, no? Yung lumpia, Tito Gorgie, napakasarap. Saka Biko. gustong-gusto ng inaanak mo, yung lumpia. At nagdala rin si Gorgie ngayon dito, Lomi. Ayan. Chicken Mommy. Chicken Mommy. Uh-oh. Anyway, Jobert, tanong ko lang, since na mag-lockdown, di ba ang ABS-CBN ay may mga palabas sa digital, nakapanood ka na rin ba ng mga programa nila? Hindi naman ako masyado nanonood talaga ng TV. Kahit nung bata ako, pinapanood ko ng Superstar, tsaka may wagang David Pidora, at tsaka ano mo yung gano'n, nangangapit bahay pa ako. Pero nitong mga huli mga taon kasi, hindi na ako nakakanood because syempre, galing ka sa trabaho, doon ka rin magtrabaho sa istasyon. Minsan, mahuhuli ko yung mga showtime, pero alam mo naman ako, Ikbulaga girl ako, alam mo yon. Kahit alam naman nila yan eh. Uh-huh. Alam naman nila kahit doon ako sa ABS, alam na laking Ikbulaga ako eh. So, kaya ko manood ng mga landian nila, Vice, so, ito, ganda, ayun, Perez, ayun. No? Ito na.